What's up guys? It's your boy Biker TC again. Nagbabalik. So dito ako ngayon sa Gambike. Tahan ang move. So pag doon papunta ka is yan, Padasma yan, mga Lodi. So pag dito mga Lodi is Paimus. So yung trademark na itong Gambike is ito, Senyor Pedro mga Lodi. So may sale sila ditong bike na 26er na alloy. So check natin yung price nun mamaya and specs and kung anong bikes yon. So umpisahan natin, pero before we start mga Lodi, mga kapadyak ko, please like and share, subscribe to my YouTube channel and click the bell button para mas-updated ka sa mga bike shop and mga susunod na bike shop na pupuntahan ko. So intro muna tayo, go! So, umpisahan natin dito mga ma'am, sir, Lodi, mga kapadyak ko. So, ayan, marami na akong tawag sa inyo. So, ito si Kisto na 26er na 7,000 siya dati. Ngayon, 55k. Hindi, joke lang. 5.5k lang siya. So, baka magkamali ng tingin na tulad ko, akala ko 55k. So, 5.5k siya mga Lodi. So, si Kisto ay 26er na frame size is 17. Yan. Then steel po ito. Yan. Steel po ito mga Lodi na naka 3x7 speed. Then yung RD niya is Sunrun SR na 42T. Then yung RD niya is yan, Sunrun din mga Lodi. Yan. Yung crank niya syempre is Kisto na rin na 3x na naka sealed bearing. Yan. Pasensya na po, medyo maingay kasi andito tayo sa kalsada. So, naka mechanical disc brake po siya na hindi pa naka quick release. Pero may kasama na siyang ayan, stand. So, parang matte black siya. Ayan. Maganda yung pagkakagawa sa kanya. So, yung combo shifter niya is ayan, CS Star. Then maganda na rin yung handlebar niya na Kisto. Then stem na rin yung Kisto. Then meron siya dito yung pang relax para pag napagod ka mga Lodi. So naka quick release yung seat post niya. Ayan. Naka quick release yung seat post niya. Then Kisto na rin yung seat post and yung saddle niya. So dito sa harap is hindi rin naka quick release. Ayan. Pero naka Kenda tire siya mga Lodi na 26er, yan. So ayun yung 26er nila na Keystone na steel na sale ngayon mga Lodi na 5.5k na lang. So dito yan sa Gap Bikes sa may Anabu. So next tayo is yung ito yung simula dito sa may blue, then dito sa another blue, yan is alloy yan mga Lodi. So yung size na ito is 27.5. Ayan. Si Kisto Striker. So si Kisto Striker ay galing sa 10k. So 9k na lang siya mga Lodi. Na naka yan, fork lockout. Then naka Kenda tires na rin siya na 27.5. Then yung combo shifter niya is yan, CS Star din mga Lodi. Then Kisto na rin yung handlebar and yung stem. So naka internal cabling. Then yung frame size niya is alloy yan, 16. Then naka quick release na rin doon sa yan. Naka quick release na rin doon mga Lodi sa seat post niya, then yung saddle niya is Kisto na rin. So naka 3x8 speed to ha, mga Lodi. So dito naman tayo mga Lodi sa FD and RD niya. So yung FD niya is Sunrun din na 42T, na Kisto rin yung crankset na 3x8 speed na naka sealed bearing po. Ayan, aray ko, nauntog pa ako. Ayan. Then yung RD niya is yan, Sunrun din mga Lodi, na naka Kenda tires na rin yung gulong. Ayan.
Endotires na rin yung gulong, mga Lodi. Then, mechanical disc brake. Check natin kung naka-quick release pa siya. Ayan, hindi po siya naka-quick release, pero may freestyle na po siya. So, ayan. So, maganda yung kulay nung bike na to. Para siyang may mga glitters. Ayan. Maganda rin yung pagkakagawa. So, yung gulong niya is, ayan, Kenta tires na 27.5 din, mga Lodi. So, ayun yung kisto na aloy nila na naka internal cabling na galing 10K. So, 9K na lang siya, mga Lodi. So, etong sumunod is yan, same lang din yung color orange. Yan, same specs, same size. So, dito tayo kay etong isang kisto. So, ito is galing sa 12,500. 10,500 na lang siya. So, bakit mas mahal to sa dito sa dalawa? Kasi mga Lodi is naka X-Spark na hydraulic brake siya. Ayan. Kaya mas mahal siya, Lodi. Na naka LTO A3 na shifter na 3x8 speed. Ayan. Pasensya na, medyo maingay ha. So, 3x8 speed siya, mga Lodi. Na 27.5 si Kisto Striker din. Na color red. So, alloy na, yan, size 16. So, yung FDNR din niya is Sunrun din. Then, yung crank set niya is, yan, naka 3x8 speed na naka silvering. So, hindi rin siya naka quick release doon. And din dito. Ayan. Naka fork lockout siya. And ayan. And naka internal cabling. So, ayan yung kisto na hydraulic brakes nila dito. Na 10,500. So, next is yung, ayan din, may black na may blue din. Yung, pero mas maganda yung kulay nung isa yun nandun. So, same lang din kanina na, yan, 9K. Yan, mga Lodi. So, ayan, nabanggit ko nung una, mga Lodi. So, ito yung sale nila ngayon na 26er na alloy. Na kisto. So, yung presyo nito, Lodi, galing sa 8.8K. Ayan. 7K na lang siya ngayon, mga Lodi. 26er na alloy na size 17. Yan. So, check natin yung FD and RD niya. So, yung FD niya is Sunrun. Then, yung RD niya is Sunrun na rin. Yung crankset niya is yan. Kisto na rin. Na naka 3x. Na naka seal bearing. Yan, mga Lodi. So, naka fork lockout na rin po siya. Yan. Then, kisto na rin yung fork. Then, naka mechanical disc brake po. So, yung combo shifter nito is, ayan, C-Star din. Yan. Okay, pakilaman ko. Yan. C-Star siya na 3x8 speed, mga Lodi. So, yung sa likod is hindi rin naka quick release. Yan. Hindi po naka quick release sa likod. Then, quick release yung seat post niya. And kisto na rin yung ano niya, yung saddle niya. So ayun yung sale nila ngayon dito na 26er na alloy na size 17 na 7,000 na lang, mga Lodi, na naka internal cabling. So 7,000 na lang po siya. So dito yan sa may Gab Bikes sa Anabu. So may isa pa silang sale dito na ayan na si BNB na 5.5K din po na yan, na steel po siya. So, eto rin, meron din sila ditong folding bike na steel din. Yan, naka-seal po siya na yan, 6,000 na lang. Folding bike na steel po. So, next tayo, dito naman tayo sa loob. So, mga Lodi, next natin is si Foxter nila dito. Si Foxter FT403. So, medium size siya na 27.5.
So si Foxter 403 nila dito mga Lodi, ayan, naka ayan, hydraulic brake na Logan na naka Shimano. So naka fork lock out na rin siya dito. Ayan, Foxter na din yung fork niya. So ayan. So naka Kenda tires na rin siya mga Lodi na 27.5. So yung F din niya is ayan, hindi ko masyadong maabot. So, hindi ko Shimano Altus na FD tsaka RD niya. Ayan. Ayan. Shimano Altus siya mga Lodi. Na naka 3x8 speed. So, ayan. 3x8 speed siya mga Lodi. Ayan. So, ayan yung Foxter FT403 nila dito na medium size na 27.5. na naka-hydraulic brakes na Logan. So, ayan. Sale po siya dito na 14K na lang. Ayan. Sa mga naghahanap ng Foxter na 27.5 na FT403. Ayan. Sa mga naghahanap ng Foxter FT403, ayan, meron po dito kay Gab Bikes. 14,000 na lang po. Sale po siya, 27.5. So, next tayo kay Trinks. Yan, Trinks C782. Yan mga Lodi. So ayan, kitang-kita yung price niya. Yan, 16,500. So yung brake niya is yan, naka X-Spark na hydraulic brake. Na naka 3x8 speed, yan. Yan, 3x8 speed siya mga Lodi. So si Trinks C782 ay naka Shimano Tourney. Yan yung RD niya. Ah, di ba ba? Yan Shimano Tourney. Then naka Pro Wheel yung crank niya. Na naka 3x. So naka silvering 'yon. Then naka internal cabling na rin dito. Yan. Naka fork lock out din. Then Trinks na rin yung fork niya, syempre. So naka Kenda tires siya mga Lodi. Then naka quick release doon sa harap. So dito naman sa likod is air. Naka quick release siya dito sa likod. Then may kasama na rin siyang stand. So naka hydraulic brake siya na si Mano. Then yan. Yung seat post niya is yan, naka quick release na rin. Then yung seat post niya is Trinks. Then Trinks na rin yung saddle niya. So ayun si Trinks nila dito na C782. Yan yung price mga Lodi is 16,500. So next natin is ito, yan. Si Trinks 189. So, ayan. Si Trinks 189, ayan, color gray. Ayan, parang matte gray siya. Na naka-internal cabling. Then, naka 3x8 speed. Ayan. 3x8 speed na naka-X-Spark na hydro din. Yung FDNRD niya is yan, Shimano Tourney TZ. Na yung crank niya is yan, Pro Wheel po. Mga kapadyak. Na naka 3x8 speed. Yan, yung... Then naka quick release na rin siya dito. Pati dito sa harap. Yon. Naka fork lock out din siya. Ayan. Fork lock out din. Then Trinks din syempre yung fork niya. Ayan. So naka Kenda tires din siya na ayan. 27.5. Ayan. Then yung seat post niya is yan. Naka quick release na rin din. Trinks yung seat post. And yung saddle niya is Trinks din. So ayun si Trinks 189 nila dito mga kapadyak. So yung presyo netong Trinks 189 nila dito na naka-hydraulic brakes is ayan.
18K mga Lodi. So next naman tayo. So yung Foxter FT403 dito nila mga Lodi is yan. May isa pang kulay dito yan, color red. Then may isa pang black dito. Ayan. Then sunod natin si yan. Si Trinx M116. So parang maraming naghahanap nito. So meron dito yan sa Gab Bikes mga Lodi. So yung presyo nito dito ay 10K. So sa mga naghahanap ng M116 na Trinx na naka Shimano combo shifter. Ayan. Na naka 3x7 speed mga Lodi. Yon. Na 3x7 speed na naka internal cabling. So yung size nitong Trinx nila dito mga Lodi na M116 ay 26er na naka Kenda tires. Ayun, hindi ko masyadong maabot pero ayan, kita naman. Then naka mechanical disc brake siya, hindi pa siya naka-hydro. Then di rin siya naka quick release. Yan. Sa likod ay yan, ganun din. So mga Lodi is yung FD tsaka RD niya is ayan, Shimano. Yan. Then yung crank niya is yan, pinakailaman ko na. Ay, walang nakalagay yan. Walang nakalagay. Kung anong brand. So basta naka 3x7 speed siya mga Lodi. So ayun si Trinx M116 nila dito na 26er na color red. Then may isa pang kulay. Yan, ito color gray na may red. So naka-Kenda tires na internal cabling. So yung price niyan mga Lodi is yan 10,000. So kita ba? Ayan. So yung next naman is yan, si Trinx M100. Si Trinx Majest 100. So yung price nito ay 9,500 mga Lodi. So naka 3x7 speed. Yon, 3x7 speed na naka LTO A2. Yan. So hindi pa siya naka-hydro. Pero pwede mo siya mga Lodi i-upgrade ng pang-hydro kasi naka-separate yung brake niya. So yung size nito ay yan, medium size na 17. Then 26er to mga Lodi na naka-internal cabling dito sa taas. Yan, kita ba? Then dito naman is yan, internal cabling din dito. Then sa down tube niya is ayan, internal cabling din siya mga Lodi. Yan, para hindi masyado makalat yung mga wirings. So, hindi pa siya naka quick release. Pati dito sa harap. So, naka mechanical disc brake pa lang siya. Then yung crank niya is yan, check natin dun sa kabila. Then naka 3x7 speed. Then yung crank niya is walang nakalagay kung anong brand. Then naka seal bearing siya mga Lodi. So yung tires niya is yan, walang nakalagay kung Kenda or anong brand. Yung rims niya is double wall na Trinx mga Lodi. So ayun si Trinx Majest 100 nila dito mga kapadyak na 26er. Yung price nito ayan 9,500. So sa mga naghahanap ng Trinx, marami dito, tsaka Foxter, then Kisto. May stout din dito mga kapadyak. So yung stout nila dito is ayan, galing sa 10K is 8.5K na lang siya. So sales sila dito. So si stout ay medium size. Yan. Na 27.5 siya, ayan. 27.5 tong bike na to. Yan si Stout Avenger na naka skillful na shifter na 3x7 speed mga Lodi. Yan. Then hindi pa siya naka hydraulic brakes pero ayan, pwede mo siya i-upgrade kasi naka separate na yung brake niya. Then naka seal bearing siya. Ayan.
Silver bearing na rin siya. So, color white. Naka-internal cabling na din. Ayan. Then, di siya na-upper clock out. Di rin siya na-quick release. Then, yung stem niya is stout na din. Siyempre, yung saddle and ano niya, seat post niya is ayan, stout din. Then, naka-quick release din dito. Sa likod is, ayan, naka-quick release siya mga Lodi. Niya mga Lodi is ayan. Walang nakalagay kung anong brand. Pero ayan, 3x7 speed. Yun. So, ayan yung stout nila dito na 27.5. 8,500 na lang to mga Lodi. So, lahat ng nandito is alloy yan. Yung nasa labas kanina na pinakita ko is ayun yung mga steel nila doon. Then ito pa yung mga yan, keystone nila. Then ito pa yung isang ano, kulay nung stout. Then may totem din dito mga Lodi. So si totem 3,200. Yung ano niya, yan, hindi po yung price. Pero yung totoong price niya is ayan, 10,000. So ayun yung totem nila dito. Naka Shimano V-brake na combo shifter na 3x8 speed. Ayan, pakita natin. So, nanginig-ginig pa. Yan. Yan, mga Lodi. Naka-pro wheel yung crank niya. Na naka Shimano Tourney. Yung RD. Ay, yung FD niya. Sorry, nalito na. FD, then RD niya yung Shimano Tourney TZ. Na? Naka-silvering. So, yung frame size niya is 17. Dito naman tayo sa gulong niya, mga Lodi. So, 26er po itong bike na to. Pero yung frame size niya is yan, size 17. Then yung brand ng gulong niya is All Terrains. Then totem din yung rims niya. Then syempre yung fork niya is totem na din. So sa likod is ayan, na-quick release doon mga Lodi. Pati dito sa yan, harap. So hindi siya naka-hydro pero ayan, naka Shimano V-brake na combo shifter na 3x8 speed. So ayan, 10,500. Then mga Lodi, may nakita ako dito. Si Phantom Rise. Ayan. So yung Phantom Rise nila dito mga Lodi is galing 30,000. So sale to ngayon mga Lodi. 26,500 na lang. Si Phantom Rise nila dito. Yung napakaangas na gusto kong bike talaga. So, naka Pro Wheel na MPE. Yan. Naka full suspension siya mga Lodi. Yan. Then, naka 3x9 speed. Na naka hydraulic brakes na Shimano. Yan. Then Solon yung hubs niya. Hindi pa to naka Halotech pero silvering siya mga kabadyak. So naka quick release din dun sa likod. Then yung size neto mga kabadyak is ayan, 27.5 na naka kendatire.com. So parang pareho to doon sa pinakita ako sa may MMS bike shop na sinakyan ko pa. So ayos kasi sale sila dito mga kapadyak. 30,000 din yung price doon pero ayan, dito is sale yan. 26,500. Sa mga naghahanap ng Phantom Rise na naka full sus, ayan, na naka 3x9 speed, 4 clock out na rin siya, yan, and internal cabling siya mga kapadyak. So yung kulay nito is yan. Ayun lang yung ano, pinagkaiba nun is yung parang green yung kulay nung sa Phantom Rise na vlog ko nun dun sa MMS. Then dito sa Gab Bikes is yan. May black then may blue. Yan. Then naka Altus siya. Yan. Na RD. Yan mga kapadyak.
So maganda yung gulong niya is ayan, pang ano, pang trails. So solon din yung hubs niya. Then quick release na rin dito sa harap, pati dun sa likod. So mga padjak ay yung Phantom Rise na full sus nila dito na 26,500. So ayan yung mga available bikes nila dito mga Lodi, and yung sale nila dito. So check nyo na lang din sa page nila and contact number. So ilalagay ko na lang sa description below. So that's it for this video kapadyak. So before we end, so please like and share, subscribe to my YouTube channel and click the bell button para matapit ka sa mga susunod na bike shop na pupunta. So hindi ka pa nakasubscribe kapadyak, pindutin mo na yan. So thank you and God bless. Bye. Peace out.